Magandang araw at mapagpalang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais kong ipaabot ang pasasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging isang buhay na patotoo kung paano natin binibigyan ng halaga ang ating pindakasi at ang mahal na patron, Santa Marta. Ako po, si Brother Ernesto Totong Cortez, buhat sa Barangay Santo Rosario, Kanduran. Nagisnan ko po ng aking nanay tuwing kapistahan ni Santa Marta ay sumasayaw at habang siyang sumasayaw, ramdam na ramdam ko pong daman-daman niya ang biyaya at pagpapala ng Diyos sabagkat kalinsabay ng kanyang pagsasayaw, tumutulo po ang luha, tanda ng maraming biyayang binigay at pinagkatiwala ng Diyos. Sa Pateros, napakaswerte po ng bawat isang mamamayan sapagkat napakayaman namin sa tradisyon at kultura. Napakayaman din po namin sa maraming kapistahan. Ang kapistahan ng mahal na patrong Pindakasi ay pinagdiriwang tuwing stormy weather ng July at sunny weather ng Pebrero. Nakatutuwang isipin na ang bawat isang naniniwala, sumasampalataya at kumikilala sa kapangyarihan na dulot ng biyayang ibinigay ng ating mahal na pindakasing si Santa Marta. Alam natin at alam ng lahat ng naniniwala sa bawat indak at sa bawat tugtog ng tugtuging ang bawat isa'y inanyayahan, sumayaw ng pandanggo, isang paraan ng pagkupuri at pasasalamat sa dakilang lumikha sa pamagitan ng ating mahal patron Santa Marta'y na ibibigay natin sa Diyos ang ating pagpupuri. Halos 6 na taon na ngayon na ipinagdiriwang at nabuo ang kumpradiya kung saan ang pangkat na ito'y inatasan ng ating at dating butihing kura paroko sa katauhan ni Reverend Father Roy Medeiraso Rosales sa pagbubuo ng kumpradiya de Santa Marta kung saan sila ang namamahalang tuwing kapistahan, tuwing July. Napakasarap isipin at napakasarap damhin na ang mga tao ay talaga po namang sumasampalataya at nananampalataya at naniniwala na sila ay gagaling sa kanilang mga karamdaman ang biyaya ay darating sa pagwawagitan ng mahal na patrong Santa Marta. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mark Reyes, taga-poblasyon Pateros. Nagsimula po ang aking devosyon kay Santa Marta nung ako'y inaakay ng aking ina pag may prosesyon, pag may misa or nobena. Doon ko po siya nagsimulang nakilala. Hanggang ngayon po ay katuwang ako ng Cofradía de Santa Marta, ang aming grupo na Abang Lingkod ni Santa Marta, na tumutulong sa kanya upang isaayos, ibihisan at ihanda ang patrona para sa mga nalalapit na kapistahan at mga mahalagang okasyon dito sa ating parokya. Ako po ay deboto ng ating mahal na pindakasing si Santa Marta. 10 taon pa lamang ay nagsimula na po akong maging deboto kay Santa Marta na minana ko sa aking nanay Purin. Sa kabuuan, 62 taon na po akong deboto ni Santa Marta. Alam nyo,
25 years na po akong may sakit. Pero kapag nadinig ko ang tugtog ng pandanggo ni Santa Marta, para po akong walang sakit at magilas po akong nakapagsasayaw sa inda ng pandanggo bilang pasasalamat, pagpupuri, pasasalamat sa ating mahal na pintakasin si Santa Marta. Tuwing darating po ang kapistahan, ang ating mahal na patron, ay meron po tayong ginaganap na seremonya sa pagbibihis, kung saan ito po ay isang ritual na ipinakikita kung paano binibihisan ang ating mahal na pintakasi, pinangungunahan ng kura paroko, at sinusundan ito ng mga deboto at siya naman pong nagbibigay ng oras at panahon. Ang nakatutuwa po dito, sa tuwi pong mayroong pagbibihis sa santa, ay iba't ibang mga tao at napakaraming mga tao ang nagbibigay at nag-aalay ng damit para kay sa Santa Marta bilang kanilang pasasalamat sa mga biyayang kanilang tinanggap sa kanilang buhay. Sa mahal na patrong Pintakasi, salamat. Ikaw ay biyaya at malaking handog ng Diyos para sa bawat isang mamamayan ng bayan ng Pateros. Ang maringal na pagbibihis sa patrona ay nagaganap bago ang kanyang nobenaryo at bago ang kapistahan. Sa dami ng nagbibigay ng damit, binibigyan natin siya ng maraming kasuotan na sa iba-ibang panahon tulad ng Pasko, bago magmahal na araw, ay pwede rin po natin siyang bihisan. Ang kahalagahan ho ng pagpapalit ng damit ay upang maipakita ng isang deboto ang kanyang debosyo kay Santa Marta sa mga inaalay nilang damit. Ito po ay isang way ng kanilang pagdedebosyo, katulad po ng pagnonobena, pagdarasal. Ang padadamit sa poon ay isa sa mga debosyon na kinagulian na natin mula noon. Noon ay ginagawa itong pribado sa bahay ng mga kamarera ng poon. Habang tumatagal ang panahon ay nagbabago ito. Ngayon ay inakita natin sa makabagong panahon ang pagbibihis nito ng isang solemne at simpleng pagbibihis ng damit sa poon. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumindi ang aking paniniwala sa pagdedebosyon sa mahal na patrong Santa Marta. Malaki po ang naging bahagi niya sa aking buhay, sapagkat sa aking pagkakasakit, nararamdaman ko ang mahal na patrong Santa Marta ay kasama kong nananalangin, nagdarasal at humihingi ng awa. Napakarami ko pong sakit na pinagdaanan, subalit sa biyaya at pagpapala ng mahal na patrong Santa Marta, ako po ay tuluyang gumagaling, lumalakas at pinagkakalooban ng panibagong lakas ng katawan at kalusugan ng isipan, kung kaya't ito po ang dahilan na kaya ako po ay naging madiin at matindi sa aking paniniwala at pag-ibig, pagdedebosyon sa ating mahal na patron. Napalalim ni Santa Marta yung debosyon mo sa kanya, sapagkat pag may mga problema kami, pamilya, ako, sa sarili ko, pupunta lang kami dito, lalapit kami, tatawag kami sa kanya. Kasi alam namin siya yung isa sa mga best friend ni Jesus, na pag binulong namin yung hinaing namin sa buhay, yung mga problema namin, mailalapit niya sa Panginoon, sa kaibigan niya. Diba nung panahon na kay Lazaro, nung namatay ang kanyang kapatid, isang lapit lang ni Santa Marta sa kanya, napagbigyan din agad siya. Kaya ganun din po kami kay Santa Marta. Pag gusto namin may problema kami,
pag mayroong kaming kinatatakutan, mayroong mga hinaing sa buhay, si Santa Marta na nagiging lapitan namin para maitungo kami papunta kay Jesus. Si Santa Marta kasi yung isa sa mga malapit kay Jesus. Sa mga kapwa ko po deboto, tayo po ay magsimba, magnovena. Ngayon po nalalapit ang kapistahan ni Santa Marta. Tapos po, dalawin po natin siya dito sa ating parokya. Nasa side altar lang po ang orihinal na imahen. Nag-aantay po sa inyo lagi. Kung may mga problema po kayo, siya po lapitan natin. At sigurado po ako na hindi kayo mabibigo ng mapaghimalang pintakasi at tagapagtanggol ng Pateros, si Santa Marta. Viva Santa Marta! Viva Santa Marta! Viva Santa Marta! Ang lahat po ng deboto, mga nananalig sa ating mahal na patron Pintakasi, ipagpatuloy po natin ang walang humpay na panalangin, paniniwala at pagtitiwala na sa kadakilaan sa pag-ibig ng ating mahal na patron. Ang lahat ng ating kahilingan ay bibigyan ng kasagutan. Patuloy po tayong tumayo, manindigan na si Santa Marta ay isa nating pintangkasing magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Sa mga pagdaraan ng mga balakid sa buhay, tandaan po natin, dadaan ang lahat ng pagsubok, subalit titignan ng Panginoon kung gaano tayo naging matatag sa harap ng ating mga suliranin. Viva Santa Marta! Viva Santa Marta! Viva Santa Marta! Makapagin mo na namin tayo sa Diyos ng mga kapagalingan upang tayo ay may kawangin sa Kristo. Sa tayo rin na makipagtalangin at pag-ibusyon sa ating mga panggol at sa Santa Marta at sa tulong ng mga nalaman at kasana na ating ilagam tayo ang makapagpapos natin ang mga kapagalingan sa atin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ng ating Kaisalitas. Nang patuloy si Jesus ng kanyang mga alagad sa kanyang pagdalaman at pumasok sa isang nanay, malungkot siya at pinaglapitin sa babae na nananamata sa tahanan nito. Ang babae na nag-iisang kapatid na mali niya ang pangalan. Nang ito sa paan ng Panginoon ang nakihig sa kanyang ito. Alala-alala si Mama sa pagkatulang at kanyang katawan sa magbahan na, kaya iwakot siya kay Jesus at ang Pina. Panginoon, sabihin na ko ninyo sa kapatid ko, ito mo naman ako. Muli siya ito siya ng Panginoon. Marta, Marta, narinigay ka at pabalang-pabalang sa maraming mga. Ngunit sa lamang ang talagang kailangan. Pinili Maria ang lalapagunin at hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang magbuling balikan ng Panginoon. Mawagot ang lusagin. Sa kanilang, sa hima, sa spirito ng panalangin, aking sinisigat at inutusan ang ating pagbibigusyon sa loob na siyang nakaraw sa pamamagitan ng Luminado at Misa sa ating mahal at patron na sa Santa Marta. Ang pariwari ng panalangang pagbibigis at pamamagitan ng gabi ay isang pagkakataon upang ipamalas natin ang ating pag-ibig sa kanya. Ito na mga kayo magbigay sa atin ang pinakataon na mas lalo natin pagpapigil ang ating paglulipod sa aming mga tao tulad ng inamanda si Marta sa paglulipod
sa ating Panginoon. Tularo-tala natin siya sa kalitawang loob. At higit sa lahat, makilig tayo sa ating kapwento na binasin tayo ang kalibawat ng mga tuloy na makinig sa ating Kristo. Amen. Pagsiguro po natin. Pagdalangin sa aming mahal na Santa Marta. O mapalad na Santa Marta, sa maraming pagkakataon ay higit na rin natin na tuwa ang dalangin si Jesus sa iyong pinahan. Ito mismo ang nagkaroon sa kanya na iyong tuwa ng pahal at kasama niyong magbalang ng pati sila na sa pagkakataon. Kinagaling mo ang pagkakusap at tuloy ni Jesus. Ipanalangin mo ang pamilya ng aming pamilya upang marangin sa amin ang kapayapaan at pag-ibig sa isa. Upang lahat ng aming pamilya ay mabuhay na sumusunod sa utos ng Diyos. Upang ang Islama na hindi ang mundo, di ang kasalanan ang makapit sa aming mga tahanan. Ipagkadya mo ang aming kumunidad at lahat ng pamilya sa iyong pinakasin mula sa mga sawang espirituan at pangkatawan, lalo-lalo lang ang pamahin na tulad ng COVID-19. Tulungan mo ang pamilya sa aming pagkabila sa aming manuhaal sa buhay. Ang aming manhana, mga kaibigan, ang aming kulidad at ang aming mahal na karoon. Ipagkaroon sa amin ang kaligayahan ng mga kita silang muli magkakasama sa ilalim ng mga amang pagbikin ng Diyos dito sa buhay. Upang sa pagbabalik ay mga kita silang magkakasama sa kaligayahan. Hiling namin ito sa ngala ni Kristo, aming Panginoon.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Hesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan, ipagkaloob mo
na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na matamo ang kanilang mga ipinangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang magandang iyong pagmahal, bago kami nagsisisa sa pagdibig ko at
Matapos ang ibig sa iyo ang mga pag-ibig ng mga kaibigan, alam-alam niya sa mga nagtigo at ang mga tapasin. Uli mo ang binig mo ang mga anak. Masasad mo ang ibig ng mga ikaw ang mga kami sa mga na may mga uli na ba ang mga anak. Masasad mo ang mga mga ng aking puso at iba. Umaring mas lulit sa iyo ng mga at pagunod sa kumangang bilang dada na pag-ibig namin sa iyo. Basta sa pag-ibig ng anak ang bilang mga alagad ng mga sa kanyang misyon ng kaligtasan at marami ang tumugod sa pasyon ng kumari at buhay ng ito sa pag-iwasa. Basta sa pag-ibig ng kaligtasan at pag-alagad ng tulad ng kaisang kahata habang maharap sa mga tumangang pagsukot ng sa hirap at inhaba, sa rabot at sa iyo, sa karanaman at kasuhan. Basta sa loob ng kapatubahan ng aming mga tahanan, umawihimas sa mga matagal, kay Jesus katulad ng lahatan sa tamata. Basta sa loob ng limon ng mga tahanan, tulad ng kaisang tamata, umawihim maaaral ng mga pinanisis, patungo sa pagpapahanan, sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Basta sa pag-ibig ng pangang na pag-ibig, tulad ng isang kapwa, upang masigyan namin pag-ibig si Jesus sa pag-ibig ng lupa, nasa kanagunan, may sakit, walang lahanan, may lupan at walang pangiso. Basta sa lupa ang aming puso ng kalimisa, upang makita ang kandungan na hibilang dito ng Jesus. Basta sa Diyo kami hanggang masakit namin, ang pangalan ni Nina ng Yesus upang pag-ibig ng Diyo sa iyo pa, kasama ang lahat ng kapalan sa loob ng pag-ibig sa amin. Ibigay ng Diyo sa Haring Kristo ang Panginoon. Walpati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. O walang pinakasin namin, kapitid yung pagkita, magsigayin tayo. Sumayin mo ang Panginoon. Ang pusinawa kayo ng kumala ng mga kapatid ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Ang aming mayagal na pag-ibig, ang nagtutugin ng Kapusyan, tumayo tayo at sa buhay ang maraming Kristo. Salamat sa Diyos. Awit ng pag-ibig sa iyong